Isang lumang pantalon binili sa halagang halos 4 million pesos o $76,000. Bakit nga ba umabot ng ganitong kalaking halaga ang pinaglumaang pantalon na ito? Talagang jackpot ang pagkabenta nito at para ka na ring nakahukay ng baretang ginto dahil sa kanyang napakamahal na halaga. Kaya ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba malaginto ang presyo nito? Well, tara, pag-usapan natin yan. Itago mo na ang iyong pantalon at ipamana mo na ito sa iyong mga anak o magiging anak dahil malay mo, ikayayaman nila ito balang araw. Subalit ang napakamahal na pantalon na ito na pag-uusapan natin ngayon ay hindi mula sa pamana ng mga magulang o mga lolo at lola, kundi mula mismo sa isang minahan. Yes, ito nga ay tila ba na mina nang nakakita na si Michael Allen Harris. At isinulat naman niya ang pagka-discover nito sa isang libro na pinamagatang Jeans of the Old West. Isang minero di umano ang nagmamay-ari ng naturang pantalon. Kasi ganito raw ang sinusuot nila noong mga panahon na yon. And speaking of panahon, ang naturang pantalon ay nagmula pa noong 1800s. At talaga namang napakatagal na noon. Kung susuriing mabuti ay buong-buo pa ang naturang pantalon at intact pa ang ilang mga botones o bakal-bakal na nakakabit rito. At kung titignang mabuti ay mukhang matibay pa talaga ang pantalon na ito na isang Levi's brand. Noong mga nakaraang taon ay binenta ni Michael Harris ang pantalon na ito kay Britt Eaton na siya namang nagbenta sa auction ng $76,000. Ito naman ay binili ni Zip Stevenson at Kyle Hoppert na mga kolektor at nagmamay-ari ng isang trading at vintage company. Malamang sa malamang ay ibebenta rin nila ang pantalon na ito. Kung ikaw ay isang napakayamang tao, bibilhin mo ba ito for collection purpose? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. At narito nga ang nangyari sa auction kung saan nagsimula muna ang presyo ng naturang pantalon sa maliit hanggang sa ito ay palaki ng palaki at maraming mga gustong bumili ang nagka-interest. Pero sa dulo ay dalawa lang ang nagkasundo sa $76,000. Panoorin po natin ito. These are the rarest jeans on earth, $76,000. Alright guys, we're gonna give a fair warning. Fair warning online. $75,000. And we're sold for $76,000. Ito ang tinaguriang pinakamahal na t-shirt sa buong mundo ngayon. Well, sa tingin ko ay makakabili ka na ng isang mamahaling bahay, mamahaling sasakyan at motor sa presyo ng naturang t-shirt na nagkakahalagang $400,000. Yes, $400,000 o tumataginting na halos 20 million pesos. Talagang mahirap paniwalaan na ganito kalaki ang halaga ng t-shirt na ito. Marami na po tayong tinalakay rito ng mga pinakamahal na bagay tulad ng pinakamahal na sapatos, tinapay, medyas, motor, bike at marami pang iba. Subalit, nakakagulat isipin na ang simpleng t-shirt na ito ay umabot pala ng halos 20 million pesos. Kaya ang malaking katanungan ngayon, ano nga bang meron sa t-shirt na ito? Well, tara, pag-usapan natin yan. Ayon sa Fabric Galore, noong early 19th century talaga nagsimulang suotin ng mga tao ang t-shirt. Noong unang panahon kasi ay hindi talaga ito uso. Kaya makikita natin sa kasuotan ng mga taong mula 1800s pababa ay talagang mahaba ang mga ito. Nagsimula lamang ang pagsuot ng mga t-shirt dahil sa mga farmers o mga laborers noon sa Amerika. Pagsapit kasi ng summer ay ginugupit nila ang kanilang mga mahahabang damit dahil sila ay naiinitan. Pero noong mga panahon na yon ay wala pang pangalan ang kanilang mga ginugupit na damit na mukhang t-shirt. Pagsapit naman ng taong 1913 ay nagdesisyon ang US Navy na gawing opisyal na undergarment ang t-shirt o damit panloob na katulad ng mga underwear.
pero hindi pa rin nila ito pinangalanang t-shirts. Hanggang sa dumating ang taong 1920 kung saan ang term na t-shirts ay ginamit ng isang sikat na writer na si F. Scott Fitzgerald at inilagay sa kanyang nobela na pinamagatang This Side of Paradise. At ito naman ay tinawag na t-shirt dahil hugis letter T ang itsura nito. Dito na unti-unting sumikat ang naturang bagay at talagang mas kumalat ang pagkauso ng pagsusuot nito noong 1990s. Dati, plain ang mga gawang t-shirt. Hanggang sa lumipas ang panahon at ito ay nilagyan na ng mga design at mga print. At speaking of design, ito nga ang dahilan kung bakit umabot ng $400,000 ang pinakamahal na t-shirt sa buong mundo. Sa unang tingin ay mukhang ordinaryong print lamang ang disenyo nito. Ang katotohanan niyan ay isang totoong diamond ang kumikinang sa naturang design. Binubuo ito ng 16 na diamond na umaabot sa 9 carats. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakamahal ng presyo ng naturang t-shirt. Tinawag itong superlative t-shirt at ang gumawa nito ay isang manufacturer na nakabase sa UK. Kung ikaw ay isang bilyonaryo, bibilhin mo kaya ang t-shirt na ito? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Well, marahil ay magiging iba-iba ang mga kasagutan natin sa bagay na ito. Yung iba ay magsasabi ng yes at yung iba naman ay magsasabi ng no. Depende siguro sa personality ng isang tao. Meron kasing iba na gustong mag-show off ng kanilang kayamanan o ng kanilang mga gamit na mamahalin. And most probably, sila yung magkaka-interes at bibili sa bagay na ito dahil talaga namang maipagmamalaki mo kung suot-suot mo ang naturang t-shirt dahil sobrang unique nito sa buong mundo. Kung ikaw yung klase ng tao na mahilig sa mga mamahaling t-shirts o mga original na mga damit, ay malamang sa malamang mataas ang tsansa na bibilhin mo ang bagay na ito kung ikaw ay magiging bilyonaryo. Siguro wala namang masama doon kung doon ka liligaya. Kung ikaliligaya mo ang pagbili ng isang mamahaling t-shirt at pagyayabang nito sa buong mundo. And maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansa ang Pilipinas. Peace out. Boom!